I-try nyo na po ito dahil hindi po talaga kayo magsisisi. Dahil sa bukod sa masarap na, healthy pa po ito since gulay po ang ginamit nating ingredients dito. So ayan mga ka-nation, ang kailangan lang po natin sa kalabasa ay 3/4 kilo. Hindi po natin uubusin yung isang buo kasi masyado po siyang marami. Then, na-slice ko na po siya at kailangan balatan po natin siya before natin siya ilagay sa ating steamer. Dahil wala nga po tayong oven, kailangan po natin gumamit ng steamer. No bake po tayo. Yan lang. Babalatan ko po siya at ilalagay natin sa steamer maya-maya. Ganito lang po yan para medyo mabilis po yung pagbalat. At dahil po mahirap gamitin ang peeler, mas choice ko pa pong gumamit ng kutsilyo. Ayan, ganyan lang po. O, see? Kita nyo? Mas mabilis siya kaysa sa peeler. So, ayan mga ka-nation, tapos na ang balatan ng kalabasa. At ngayon naman, islice po natin siya ng medyo maliit lang para mabilis lang po siyang maluto. Steamer. Once na in-steam po natin siya, mabilis lang. Cut lang po natin siya ng ganito. Yan. Lagay lang po natin siya sa steamer. At steam po natin siya ng mga 15 minutes. Para hanggang sa lumambot po siya. Balikan po natin siya mamaya after 15. Ayan, tingnan po natin kung okay na. Uy, mukhang malambot po siya. Ayan, okay na po. Malambot na po. Pwede na. After po natin siyang i-steam, ilipat po natin siya sa isang malinis na container. Sa ibang container para palamigin po natin muna siya bago i- blend. Hintayin po natin siyang lumamig. Okay, lagay na po natin siya sa blender. Pagsamasamahin lang po natin. Kailangan bago natin siya ilagay sa blender, siguraduhin po natin malamig na po yung squash natin. Yung ating pumpkins. Yan. Pagkatapos po natin yung kalabasa ilagay, ilagay na rin po natin yung ating oil. 1/2 cup of oil. Para hindi mahirapan si blender. Pag-ikot. Sama na rin po natin yung ating milk. Yung evap. Evaporated milk. And then yung pati na rin yung sugar. Then, hanggang siya ay maging smooth. And guys, smooth na siya. Pwede na natin siyang ilipat uli sa kanyang container. Tapos, ilagay na rin po natin dito yung ating all-purpose flour. Unti-unti lang. Habang binibit po natin siya. Haluin. And then, so, ito po guys. Version ko lang po ito. Para naman hindi lang naman po lahat puro ginataan at ginisa lang po ang nakikita nyo sa channel ko. So, kailangan meron din pong mga sweets na katulad nito. Ihalo na po natin yung ating condensed milk para isa na lang
guys, kung meron po kayong hand mixer, pwede nyo pong gamitin yun para hindi po kayo mahirapan. Ako po kasi hindi ko pa na-assemble. Kabibili ko lang. At konting iodized po pala, guys. So, ayan mga ka-nation. Lagyan po natin ng konting oil yung ating paghuhulmahan. Ayan. Lagyan po natin siya. After natin malagyan ng oil, yung ating llanera. Huwag po natin masyadong pupunuin kasi aapaw po siya pag masyadong puno. So, ayan mga ka-nation, ilagay na po natin siya sa steamer. But, make it sure na before nyo ilagay yung ating llanera, kumukulo na po yung tubig sa steamer. Ayan. Para mabilis po siyang maluto. Hintayin po natin, mga 15 minutes lang po siguro luto na yan. Ayan guys, tingnan po natin. After 45 minutes, kasi po kanina, pagtingin ko po sa kanya nung 15 to 20 minutes, mukhang hindi pa po siya talaga luto. Pagkatanggal po natin sa steamer, tingnan po natin kung anong magiging result niya. But before that, kailangan pala palamigin po muna natin siya kasi mahirap po siyang tanggalin pag mainit pa. Mamaya na po pag malamig na. So after po nating palamigin, yung in-steam po natin kanina, ito na po yung pinaka-finished product niya. So, makita nyo naman po. Maganda naman po siya. So, ka-nation, ito naman po yung ating second batch. Naliluto na rin po siya. At gagawin ko po dito, slice ko na lang po siya para po sa ating plating. So, ayan mga ka-nation, tikman na po natin kung ano po yung magiging lasa ng aking ginawang pumpkin cakes or squash cake. Try ko kung ano. Uy, tamang-tama lang po yung pagka-floppy po niya. See? Ganda po ng texture. Hanggang dito na lamang muna po at sana po yung panoorin niyo po uli ang aking mga videos at huwag po sana kayo magsasawa. Hope you guys like it and don't forget to like, subscribe, and share my videos. Salamat po!